morning, mga investors. Welcome back po again sa aking YouTube channel. So, ang pag-usapan natin ngayon ay ang iba na naman na unit type ng ating Urban Deca Homes Ortigas. So, tunghayan po natin. Good morning, mga property investors. Welcome back po again sa aking YouTube channel. So, ang pag-usapan natin ngayon ay ang iba na naman na unit type ng Urban Deca Homes Ortigas. Again, this is Rich Garcia po, ang inyo pong sales agent dito po sa Urban Deca Homes. So, nung nakaraang video po natin ay napag-usapan natin yung 30.60 na 2-bedroom. Siya po yung pinaka-affordable na size po sa ating Urban Deca Homes Ortigas. So, kung hindi niyo pa po napapanood po yon, lalagay ko po sa description link. And then, gumawa din po tayo ng 35.57 square meter na 2-bedroom din. Yan. Kung hindi niyo pa po napapanood, nakalagay na rin po yan sa my description box below. Andyan na po lahat ng mga computations, lahat po ng information about po sa mga 2-bedrooms ng Urban Deca Homes Ortigas. Yan. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang 42.07 square meter, yung 3-bedroom naman ng Urban Deca Homes Ortigas. Yan. Kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong tumawag or mag-text sa aking mga numbers po na dyan po sa labas. Okay, may good news po tayo. Kung wala pa po kayong mga checking account, mga cheque po, yan. Good news po dahil ang Urban Deca Homes ay nag-endorse na po na mag-open po tayo ng ng checking account sa China Bank Savings po. So located po yan sa ground floor ng Houndstone Square Building sa May San Miguel Avenue, Ortigas Center, Pasig City. So ito lang po yung kailangan requirement po natin, 2,000 na maintaining balance, 500 na processing fee, 400 po para sa checkbook documentary. And sa mga requirements, meron lang po tayong endorsement letter na manggagaling sa office kasama po yung OR ng reservations nyo po. So may isang government ID, isang company ID, then proof of billing at 1x1 picture na 2 piraso. So yan po ay pwede nyo pong magamit para sa pagbayad nyo po sa may pag-ibig, yan sa mga bank financing kung kukuha po kayo, pwede nyo pong pambayad ng equity, yan po pwede nyo pong magamit yung cheque po na iyan. Okay po? So, iyan po yung magiging topic po natin. So, iyan po yung sample po ng ating 3-bedroom na isa sa mga dress unit po. So, pag-usapan natin yung unit type, floor plan, unit location po, yung actual unit, yung deliverables, yung sample ng dress unit natin, kung rental business at sample computation po kung gusto nyo gawing rental businesses po. Yan. So, ang pag-usapan natin is yung 3-bedroom A na unit type. May 4 units po tayo per floor at yan po ay 42.07 square meter. So located po lahat sila sa outer corner units. Yan po. Kaya nag-come up dahil 5.5 meters by 7.65 kaya nag-come up po sa 42.07 square meter. Yan. So yan po yung pagpasok po natin. Then yan po yung bedroom, another bedroom. Then yan din po yung bedroom po. So yung magkakahilera po yung mga bedrooms po natin. May mga sukat na po yan para po sa inyong mga interior designers at saka po sa mga contractors na gagawa po ng unit po ninyo kung gusto nyo pong i-upgrade or i-fully furnish po. Sa ngayon ay wala na pong available na 3-bedroom. So ito po yung floor plan po natin. Yan, kung mapapansin nyo po, 4 units lang po tayo per floor. Yan, ang sizes po niya is 42.07 at outer corner po yung 12. Yung 21, yung 33, at yung 42. Yan po yung mga 3-bedroom natin na located po sa mga outer units ng ating mga building. Yan. So, 4 lang po sila per floor. Then, to summarize po, lahat po ng color red. Yan, yan po yung floor plan unit location po natin. So, lahat ng mga 3-bedroom, yung kulay red po, yan po yung mga red natin, yung 12, 21, 33, at 42. Yan po yung mga 3-bedrooms po natin per floor. So kung kunyaring yan po yung available na site development plan po natin, yan. So itatapal lang po natin yung setup po kanina para po malaman natin kung saan po yung locations niyan. Yan.
So, kung mapapansin niyo po lahat ng mga nasa dulo, yan po yung mga 3 bedrooms. Unfortunately, sa ngayon po ay wala na pong available na 3 bedrooms po natin. So, I strongly advise na kung gusto niyo pong mag-reserve, pwede po kayong gumawa ng mga letter of intent nyo kung kunyaring bubuksan na po yung mga ibang buildings. Sa ngayon, kung gusto nyo ng mas malaking cut, pwede po kayong kumuha ng dalawang unit na 30.60 square meter. Pero kung gusto nyo po talaga ng mga 3 bedrooms, so antayin lang po natin na magkaroon once na mag-open na po yung mga ibang building for sale. So kung kunyaring may kasama kayong bibili, either raffle draw or kung sino po yung naunang nagbigay ng letter of intent, siya po yung mapagbibigyan ng unit po na 3 bedroom. Yan. So yan po yung actual unit po natin ng 3 bedroom A. Na 4 units per floor, 42.07 square meter, mga outer corner units. Yan po yung actual delivery po. Kung gusto niyo pong makita po yung actual unit, pwede nyo po akong i-message or i-text po sa aking contact number para po mapuntahan po natin yung mga sample unit. So ito po yung pinuntahan po namin, yan unit 333 ng building R or P, P or Q, parang building Q yan. So yan po yung CR. And then yan po yung living area po natin. Yan po yung kitchen. Yan. Then ito po yung unang room. Yan ang cute ng room. So may naka-blinds na po, may provision na sa aircon. Ito yung pangalawang bedroom. May provision na rin po yan sa aircon. And then may blinds na rin. And then yung pinakamalaking room po natin, yan. Siya po yung may view sa may labas. Sa may amenities kung saan po facing yung unit nyo po. So sa model unit po na ito, sa sample unit po ay naka-view po siya sa may amenities. Yan. Yan yung living area po natin. So mapapansin nyo, naka-share walling po tayo ulit. Kung pupunta po kayo dito sa may gilid, medyo may malambot na part. Yan, para pag magkaroon ng earthquake, eh parang may spring po. Para kaya po niya i-handle up to 8 magnitudes na lindol po yung building po natin. So sa unit features naman natin na deliverables, yan. Yung floor po natin ay naka-tiled flooring po. Yung interior wall natin ay naka-precast and drywall partition finish painted. Yung exterior po natin ay plain cement finish painted na rin. Yung interior ceiling natin ay slab soffit finish painted. Sa CR po, naka-tiled flooring na lang, wall tiles up to 0.9 meters to 1.8 meters in height. Lavatory, water closet, and shower provided na rin. Yung windows natin, awning type window, meron na po rin pong blinds, and then yung doors, doors knobs, and provided na rin po. So ito yung mga dress unit po natin. Yan, pwede nyo pong gayahin po yan kung gusto nyo pong pagandahin po yung unit po ninyo. So sample lang po yan na unit. A sample model unit yan. Depende kung paano nyo pagagandahin yung unit nyo po. Nasa sa inyo na po yan yung anong tema po ng magiging unit nyo. So ito po yung sample po na unit po natin. Yan po yung actual unit. Yan, pwede nyo pong pagandahin yung unit nyo po. Sa ngayon ay may 3 bedroom ako na for rent. Yan, nasa 25,000 po. Ito po yung pinaparent po namin ngayon na 3 bedroom. Yan. So para magkaroon din kayo ng idea kung paano nyo po pagandahin yung unit nyo, yan po yung sample po na 3 bedroom na pinaparent po sa ngayon. Ngayon naman kung gusto nyo gawing rental business po yung 3 bedroom po ninyo, ito po yung 18,000 po to 30,000 yung bare po natin. Yan.
Bare meaning unfurnished, 18,000 to 30,000. Kung gusto nyo pa bed space, 38 to 75. Yan. Then kung gusto nyo ipa-Airbnb naman, nagre-range siya ng 35 to 4,000. Yan po yung estimate na pwede nyo pong kitain pag pinarental business nyo po yung unit nyo po. So estimation lang po yan, magbabari na naman po yan, depende sa ganda po ng unit po ninyo. So, gawa naman tayo ulit ng sample computations po. Ay, ito naman yung sample computations para sa 42.07 square meter. So, ngayon po yung total obligations, outstanding obligations ay nag-range na po ng 4,018,000 hanggang 4,449,000. Then, 78,440 up to 80,800 ang contract price naman natin sa per square meter. Yung TOO kasama na po dyan yung VAT at lahat ng mga miscellaneous fees and discounts. So again, second floor to 16th to 17th floor po tayo. Wala tayong 13th floor. So yung sample computations naman natin, yan. Available pa rin tayo. Na-discuss ko na rin po ito sa mga previous videos ko po. Available po tayo sa cash, pag-ibig, mga bank financing, and then in-house. Ito po yung sample computations po natin para sa cash. Yan. So sample computations natin, ito ay 3-bedroom A na corner unit 5th floor. Yan, yung TOO po natin, yung total outstanding obligations ay kasama na po dyan yung VAT, na i-deduct na rin po yung mga miscellaneous fees and mga discounts. Yan. Ang reservation fee natin sa 3 bedroom ay 15,000 po. So yan po yung magiging amount to pay po within 7 days, bayaran mo na po yung 4,013,000. So sample computations lang po ito. Ngayon kung hindi mo naman kaya yung isang bagsakan na full cash, pwede mo, meron naman tayong deferred cash na payable in 12 months. So pag nabayaran mo na po yung 12 months, I mean pag nabayaran mo yung 1 month, pwede ka na po makapag-move in. Yan, kung nakapagbukas ka ng checking account, gamit ka ng China Savings Bank, pwede mong gamitin yun na pambayad ng 12 months na equity mo. So, 0% interest po yan. Okay po? So, ito naman yung sample computations natin ng pag-ibig para sa 3-bedroom. Again, yung TOO natin, 4.217. Na-deduct na po lahat dyan yung VAT, yung kasama na po dyan yung VAT, mga miscellaneous fees, yan. Yan po yung magiging monthly amortizations mo po. So, 3 years fixed po tayo sa pag-ibig, 6.375 yung interest. Pwede po siya sa 30 years, 25 years, yan, 20 years. Maximum na po yung 30 years. So, kung magkano yung monthly mo, i-times 3 mo lang, yan po yung magiging monthly, ay yung gross monthly income mo. So, kagandahan sa pag-ibig, pwede ka pong mag-add ng co-borrowers. Hanggang 3 ay pwede pong mailagay sa title po. So, yung kung anong computation po niyan, mag-add ka lang po ng 1,000. So, gawa po tayo ng sample computations po para sa pag-ibig. Kunyari sa loan calculator natin, mag-download lang po kayo ng financial calculator. Kunyari, hiram tayo ng 3 million dahil 6 million naman yung applicable na pwede natin hiramin sa pag-ibig. And yung kunyari, hiram tayo ng 3 million sa balance natin. Then, ang interest rate natin ay nakafix naman siya in 3 years. So, nasa 6.375 as of the moment, yung interest rate ng pag-ibig po. 6.375. Sa loan term natin, yan, ang maximum po natin is 30 years. Kung ikaw ngayon ay 39 years old, yan, pwede ka pang humiram up to 30 years. Kinalagay natin is 30 years. Yan, 30. And then, i-press lang po natin yung calculate para malaman po natin yung magiging monthly amortizations po natin. Yan. So, mapapansin nyo po nasa 18,716. So, mag-add ka lang ng 1,000 para sa insurance and then i-times 3 mo, yun po yung supposed to be na sahod mo or income mo. Ngayon, kung kulang, yan, pwede ka pong mag-add ng up to 3 na co-borrowers para po mag-qualify po kayo na kunin yung property. Yan, kunyari 20 years, yan, 22,000, yan, pwedeng 15 years, 10 years, ganun po depende po sa capacity nyo to pay po the property. Yan, 10 years naman, nasa 33,873.90, add ka lang ng 1,000 para sa insurance.
So yung pag ito naman yung mga requirements natin. Sa ngayon po medyo strict na po yung admin po natin. Kailangan po nila ng complete requirements para makapag-reserve ng unit. Yan. Pero kung gagawa naman kayo ng sulat na within 7 days ay po-provide nyo lahat din. Okay naman po. So kailangan pa rin natin yung ISAP, TIN ID, yan po. Yung ISAP natin at least 24 months contributions ka po sa pag-ibig. In COAC, marriage certificate, one by one picture, yan, birth certificate, 2 months payslip, ITR 2316. Yung ISAP naman is nadadownload lang yan sa pag-ibig site. Kung kunyaring meron ka namang business, yan, i-provide mo na, kunin mo na rin lahat ng mga requirements mo para makapag-reserve ka ng unit or within 7 days ay maipasa mo na po lahat. So ISAP pa rin, kailangan pa rin mga TIN ID, mga ORCR for vehicles, kung may mga pinaparentahan ka, kung ano yung mga business mo, yan. Pwede mong isubmit lahat, mga business permit, mayor's permit, yan. 2 valid ID, birth certificate, marriage contract if applicable, yan. Picture ng business mo, sketch ng location mo, ganun po. Kung OFW naman po kayo, yan. Kailangan pa rin yung ISAP po natin, yung Employee Statement of Accumulated Values. Nada-download lang po yan or napiprint po pag pumunta po kayo sa pag-ibig site. So yung visa, passport, SPA notarized, valid ID ng attorney in fact po ninyo, yan. Employment contract, yun. 2 valid IDs, yan. Consularized SPA, ganyan po. Apostel, ganyan po. So ito naman yung sample computations natin ng bank financing. So the same po siya, 4.217 yung TOO natin. And then 10% down payment. Reservation fee natin is 15,000. So may equity promo tayo na 5%. Dito sa bank financing meron tayong payable tayo in 6 months. So kailangan yung magbigay ng cheque po para sa inyong equity din. Pag nabayaran nyo na po ng yung 6 months, pwede na po kayong mag-move in. Pag meron na po kayong loan take out, so available po tayo sa BPI, sa Security and BDO. So 20 years po yung estimated monthly amortization natin. And then at least 50,000 po yung sahod mo para makapasok ka po sa bank financing. So kung nagbukas ka ng checking account sa may savings bank, pwede nyo pong magamit yun na pambayad ng equity. So ito naman po yung requirements natin sa bank. As much as possible, kung kaya nyo na pong i-provide yan during reservation, ay mas maganda po. So yung latest po na COA, C, yan, compensation plan, latest income tax return, latest 3 months payslip, latest 3 months bank statement, yan, TIN number, TIN ID, and 1 by 1 picture. So kung gagawa naman kayo ng sulat na ipapasa nyo within 7 days, ay pwede naman po during reservation po. Any proof of income. Pero as much as possible, kung kayo na po i-provide lahat yan, mas maganda po. Then pag may loan take out na, pwede na po kayong mag-move in. And then sample calculations naman natin ng in-house. Yan. Dito naman, payable in 3 months natin yung 10% na equity po natin. Then 25 years estimate naman sa in-house. Medyo mataas nga lang po yung in-house dahil nasa 10.5% yung interest po natin monthly. Yan. So 5 years po siya na fixed rate. So ang kagandahan sa in-house naman, yan, magbigay ka lang ng mga booklet. Kung nag-open ka ng China Bank Savings Account, yan, kailangan natin ng isang booklet para i-cover na yung 5 years since 25 years to pay naman yung maximum ng in-house financing. And then provide nyo na rin mga proof of income nyo, marriage certificate, mga ID, ganun po. TIN number, TIN ID, yan, importante din po yan. Meron po tayong tinatawag na reversal cost or 30,000 pag nag-change po tayo ng payment scheme. Kung kunyaring pag-ibig at lumipat ka ng bank, or from bank lumipat ka ng in-house, in-house lumipat ka ng pag-ibig, from pag-ibig lumipat ka ng cash. So meron po tayong tinatawag na 30,000 reversal cost. So kung ano po yung suitable sa inyo during reservation pa lang, ayun na lang po yung gagamitin natin hanggang sa matapos po or ma-fully paid po nyo yung unit nyo at maibigay na po yung title para sa condominium nyo po. So bago ko tapusin po itong video po na ito, gusto ko lang i-highlight yung sinabi po ni Steve Bolton na the only bad time to buy property is later.
Nung dati ay 1.2 million lang, tapos ngayon naging 2.4 million. Later on, magiging 3.6 million na po yan. Tulad po ng property natin sa Orbandeca Homes, dati po nasa 1.7 lang nung 2019. Ngayon ay nasa 2.9 million na po. So, huwag nyo na pong ipagpaliban. Invest now!